Hello guys, so today mag-usap tayo about dito sa radio na to. Baofeng BF 888S. Okay? So, may experience na ako last time and i-share ko, no? So, matagal na akong prepper and then nagkakaroon pa ng mga mistakes, no? I-share ko sa inyo, no? Isa yan yung isa diyan yung ano, yung hindi ka nag-gear check. Hindi mo chine-check yung gear mo bago ka umalis o bago mo gamitin. So, ang nangyari, diretso na ako, no? Noong December 26, no? Share ko naman sa inyo. Bumiyahe kami from Texas to Colorado. So, ako pa nagsuggest. Sabi ko, gamit tayo ng radio. Kasi, ano kami, malaking grupo. 21 kami. 5-car convoy, no? So, malayang biyahe talaga. Straight is 18 hours yata yun, pero mas matagal pa dun yung binyahe namin kasi nag-stop kami. Okay, so, eto, yung nagdala ng radyo yung kaibigan ko, dala niya yan, Baofeng B888S. Problema, hindi lang ha, dalawang dala niyang ganito. Yung ganito. Asan na isa nito? Sana. Yun. Okay, so dalawa. So dalawa sila. So tatlo kami walang radio. Sabi niya sa akin. Nandala ka mga radio? Sabi ko, yeah, meron akong dala. Ito. Dala ako, apat eh. UB82 yata to. I don't know the exact model, no. Pero hindi to yung UB5R. Tapos Midland. The dry lips ko. Sorry. Okay lang. Okay. Yan. To dalawa, Midland. So gusto ko din sa Midland, dual battery siya. Sabi, meron siyang lithium ion na rechargeable. Tapos, pwede mo rin siyang gamitan ng double A's. So, apat na double A's. So, yun. Breaker. Asa natin? Kung nagko-connect. Ang pati ilaw. Breaker. Okay, yan. So, yan. Midland walkie-talkie. Nakalimutan. GX7. I forgot the model kasi ang tagal ko na ito binili. Siguro 8 years ago ang tagal na. Okay? So, yan, no? And then, meron nga ako yung UV82 dalawa. So, sa isa nga, meron pa ka handheld na mic. Eh. Diba? So sabihin sa akin, tara, gagamitin natin kasi magkukonda niya nga. Sabi ko, problema, ano eh? Lobat eh. Eh, ito pa naman, kailangan mo, ano, yung, kailangan yung charger, kalimutan, plug-in charger. So, walang charger sa kotse niya. Hindi ko mahanap. So, yun, nangyari, nung unang leg ng biyahe, hindi kami nakaradyo. Kasi ito, naglolo ko din. Turned out, yung lithium-ion battery niya, wala na, sira na. Kasi nag-blink-blink. Sabi ko, akala ko sira na tong radio. Yung pala buti, battery lang. Nag-blink-blink. So, nung pagdating namin gasoline na, bumili ako ng AA. Nag-on na siya. Problema, hindi pa rin niya makausap tong Baofeng na to. Tong BF888S na to, hindi niya makausap. Doon ako natataka, sabi ko, ba't kaya hindi ko makausap? Pareho naman sila ng channel. Channel 5 yung ginamit namin eh. By the way, it depends sa loss kung nasaan kayo ha. Sundin nyo na lang. Dito, syempre, kailangan pa rin ng license pagka mag-ooperate kayo sa mga frequency na ano, pang professional, pero pang family and pang amateur, pwedeng gamitin. Tapos, may mga rules pa, depende sa lugar, no? Kailangan hindi removable yung antenna. Kaya most of the time, ito ginagamit ko kasi kahit wala kang license. And then, yung lower frequency lang ginagamit. Okay, so mga ganun. Ibang discussion na yun. Anyway. Yun, gumagana na yun ako. Yung Midland.
Pero, ayaw pa rin niya makausap ng ano, 888S. So, ano nangyari? So, ang nangyari pa niyan, sabi ko, hindi ko talaga maintindihan, baka sira to. So, nung may nakita kami Walmart, sabi ko sa miss ko, pabila ko sa kanya, bili ka nga ng ano dyan, ng walkie-talkie. Mura lang. So, ito, bumili siya. Ozark Trail. Napakamura nito. Parang laruan na itsura. Tapos, double A lang ang battery niya. Naggamit naman namin nung isa kong kasama. So, dalawa kami nag-uusap. Yung isa, dalawa rin. Hindi rin ito makakonect sa, Baofeng. Sabi ko, paan ganon? Pareho naman sila ng frequency. Channel 5. Ganyan, ganyan. Okay. So, ang ginawa ko, it's a total fail. Yung, yung communication. Ngayon ako, nung pag-uwi namin, nag-research ako, inalam ko kung bakit. And I found out na ito palang mga ganito, Baofeng na BF888S, is hindi parehas ng frequency sa US. What? Isang reason kung bakit is pinoproduce lang nila yung radio for the entire world, hindi lang sa US market. Pero kung tutusin, US market ang napakalaking consumer nila. Anyway, so, based on my research, sinulat ko na. Yung Baofeng, nag-ooperate siya ng, example, ginawa ko example, channel 3, no? 462.3250. Yan ang kanyang frequency. Okay? So, yung Midway, yung Ozark Trail, nag-ooperate naman sa 462.6125 frequency. So, pareha silang 462, pero makita nyo, no, magkaiba. Yung, yung after the point, 0.3650 tong isa, yung Baofeng, eto, 0.6125. Hindi talaga sila mag-uusap. So, example, no, para maintindihan nyo, etong parehong walkie-talkie na sa US, sa US na brand to kasi Ozark Trail. Buksan ko tayo isa. Channel 3. Channel 3. Oh. Push to talk. Breaker, breaker. Breaker, breaker. Breaker, breaker. Breaker, breaker. Nag-uusap. Nag-uusap sila. Ibig sabihin, pare-pare sila ng frequency. Pero, etong 11 to. Hindi yan. Ito. Power on. 3. So, kung isuswitch mo tong stock na Baofeng, ititurn mo lang naman yan para makarating ka sa 3. Sample ah. 9, 8, 5, 4, 3. So, kakausapin ko siya. Breaker, breaker. Nag-uusap. Bakit? Kasi ito, pinrogram ko na to. Pinrogram ko na to. Ito, yung isa, hindi ko pa to pinaprogram. 1, 2, 3. Kakausapin natin ito isa. Breaker, breaker. Huwag ka na sumagot. Maganda tong BF888, ang lakas eh. Tapos, pwede pang palitan yung antena. Breaker, breaker. So, hindi ito sumasagot. Bakit? Kasi yung ginawa ko, sabi ko, testing muna, papakita ko lang. I-change ko yung frequency nito from 462.3250, ginawa ko siyang 462.6125. How did I do that? Bumili ako ng programming cable. Ito yung Baofeng programming cable. Plug mo sa computer. Eh, nagka-problema pa rin ako kasi hindi to basta-basta nababasa ng computer. Depende sa computer. So, separate video. Mahaba yun eh. So, pinogram ko. Pinalitan ko siya. Ito, hindi ko pa pinapalitan para mapakita ko. So, ang ginawa ko dito pala, pinalitan ko lang yung 1 to 10 frequencies niya. 1 to 10. Bakit? Bakit 1 to 10? Kasi usually, pag bibili ka ng mga, common na radios, dito, yung mga mumurahin, like this. Hanggang 10 lang ang channels nito, na frequencies. Okay, hanggang 10. So, sabi ko, hanggang 10 lang siguro. So, ito,
Hanggang 10 din yata to or 12. So, sige. So, hanggang 10 nito, kaparehas na nito. And then yung 11 onwards, dun sa stock Baofeng. So, thinking na pagka meron akong nakita or merong kaibigan, meron naman talaga akong kaibigan eh, ganito ang radyo niya. So, sasabihin ko sa kanya, o mag-usap tayo sa 11 or sa 12 or sa 13. Okay. So, ipakit-demo ko na lang, baka niyintindihan. So, ito, pareho sila nasa 3. Pero ayaw to sumagot. Breaker, breaker. Ayaw niya. Yung ibang mga nakaon. Dami nakaon. Okay, hindi yan, ha? So, gagawin ko siya 11. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Punta tayo sa 11. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. So, mag-usap kami. Breaker, breaker. Breaker, breaker. So, makita niyo na yung ilaw. So, nagko-connect na siya. So, yun ang gagawin kong program. 1 to 10, US frequency siya. 11 onwards, yung stock niya, hindi ko gagalawin. So, pag meron ako na-meet na may ganito ring radio, pwede kami mag-usap. Yun ang aking thinking. Okay? So, keep in mind, pagka meron kayong event or babiyahe kayo, mag-ano kayo, mag-equipment check kayo. Ganun nangyari sa akin. Hindi ko nalaman na paso na yung battery, ganyan, tapos yung frequency. Kasi hindi ko naman talaga pinapakialaman yung frequency kasi wala pa akong license eh. So, ginagamit ko lang yung mga stock na frequency. Pero yun, keep in mind, dapat matutunan nyo rin. Kasi, ito naman, maganda sa mga UV5R, UV82, katulad to, 82 to eh. Ginawa ko sa kanya, up and down, nilagay ko yung parehas na frequency nito. Nilagay ko. Yan. So, pwede ako maipag-communicate ngayon. Patayin ko natin isang mga pampanggulo to eh. Dito sa Baofeng, just pwede rin ako maipag-communicate dito sa mga stock na over-the-counter radios. So, ano ibig sabihin yan? Nakaon ba? Nakaon. Nakaon na sila. So, pag ginamit ko to, breaker, breaker. Breaker, breaker. Breaker, breaker. So, at yan yung ano, yung isang frequency. Same radio, ha? Pinrogram ko naman to. Doon sa baba naman. Breaker, breaker. Nakaon ka ba? Sa... Hindi, dapat sa 3. 12, 10, 8, 5, 4, 3, 2, 4, 3, 3. Yan. Breaker, breaker. So, ito, kaya nito makipag-usap doon sa dalawa. Ewan ko, naguguluhan kayo, no? So, yun ang kagandahan ng mga ganito, yung madaling i-program, programmable siya. May mga lugar kasi na bawal yung mga programmable field. Pinoprogram sa field dapat sa computer. I don't know. Check your local laws na lang. So, basta ganun ang ginawa ko dito. Dalawa yung frequency na nakalagay doon, no? Isa sa taas, isa sa baba. So, pinagsama ko siya sa isang radio. So, yan na. Tapos, iano ko lang. Nilalock ko lang. Screen lock para... Unlock. Nilalock ko. Para hindi na mapalitan yung frequency. So, yun ang gagawin ko. Channel 3. Channel 3 both sa US frequency and then channel 3 ng Chinese frequency. Sabi ko na lang Chinese frequency kasi yung Baofeng. Yun. Yun lang ang ano, dito. Ginawa ko dito. Anyway, so, marami pa akong ano, mods or what. Meron pa akong binili. Ito, mumurahin na. Sabi ko, ito, mura lang. Oh. Midland talker, two-way radios. Kasi, maraming purpose ng radios. Like, nung nag-cruise kami, wala akong dalang radio. Hindi gagana ang cellphone. So, napakalaki ng barko para kayong nasa maliit na city.
hindi mo makontakt yung mga anak mo, kung nasan sila, ganyan, ganyan, pati mga kaibigan mo. So, kailangan nyo may two-way radio. Yan. Doon ko na-appreciate yung focus niya. Tapos, sabi ko, might as well, sabi nila, ito, bumili na ako ng mga upgraded antenna na Goya para sa longer reach ng signal. Ito naman, pang-camping. Na-appreciate ko yung last time nag-camp kami ni Pan, na may hinahanap kami yung old abandoned sawmill. So, naka-convoy kami dalawa. Buti may radio ko na. Nag-uusap kami kung mag-turn kami left-right. Para hindi ka nahihinto, mag-uusap kayo, magbababa ng windshield kasi naka-radio kayo. And then, ito pinakamalupit. Pumili ako. Yun, no? Parang trifold siya na antena. Ang haba niyan. Ganito kahaba. Ito, makikita nyo. Yan. Yan. Tapos, bumili pa rin ako ng additional na BF88S. So, ito, dalawa. Ito, dalawa rin to. Two-pack. So, apat na yung BF88S. Tapos, what else? Ah, ito, UV5R. Nag-curious lang ako. Napaka-popular ng UV5R. May lanyard pang kasama. So, yun lang siguro. Ang biggest takeaway is, bago kayo bumiyahe, mag-equipment check kayo, mag-gear check kayo. Alam ko, nung bago kami bumiyahe, napaka-busy namin, dami namin ginawa, bumili pa kami ng sakyan, naging paki pa, ganyan. Pero yung gear, huwag yung kakalimutan. Kasi pag the moment na kailangan mo na, it's too late. Yeah, wala ka na mabilhan doon, wala ka na makakuha ng signal or what. So, dyan lang po. Hopefully, may natutunan kayo lalo na sa paggamit ng BF88S. Tatlong 8. Yan. So, magandang radyo to kasi... Yeah. 12, 13, 12, 11, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Magandang radyo to kasi malakas siya and then versatile and ang dami niyang rin. Parts. Ibig sabihin, available na parts like extra battery and upgraded na antenna. Yeah, testing nga natin. Okay, guys. So, hello. Ah, nag-i-interfere itong isa. Hindi ko pa pala napapatay. Ito. Mas pa. Yan. Patay pala. Power on. 12, 11. Patay na natin isa. Feedback. Anyway, so yan. BF888S. Magandang radio siya for prepping, for travel, for camping. Check nyo na lang yung local laws, no? Para hindi kayo mag-break ng laws. And then, yung price, murang-mura siya. And then, yung upgrades. Make sure pag meron kayo nito, dapat meron din kayo nito. So, yun. Ito. Yeah. Ito yung kanyang programming cable para mas mapalawak nyo yung capabilities niya kasi mapaglalaroan nyo yung frequency. So, that's it guys. The Baofeng BF888S. Thanks for watching.